Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, I'm going to share with you what's inside my wallet. So before we proceed guys, please do subscribe to my YouTube channel for more updates, and please click the notification ring bell button as well. And please do follow my social media accounts on Instagram, Twitter, TikTok, and Laika at RayRayNatics. So usually I have two wallets, the left and the right. Nursery rhymes yun, so yun. Basically guys, usually I have these two wallets kasi it's very useful, and both of them are on the go talaga sila. And then usually before these kind of wallets, I usually have this wallet which is very long, pero nung time na meron ako nito, I just realized na some of my cards were not very useful, so it's it's useless. Tapos it causes like na mabigat siya sa bag natin. I don't like any big bulky wallets na kasi it's not for me. Usually this kind of wallet, it's perfect kasi it usually fits on your pocket. So ayun, na pwede mo siyang sa bulsa kahit kung wala kayong dalang bag, tapos ayun, lalagyan na sa bulsa niyo. Tapos ayun nga guys, pero later on I'm going to make a bonus video na kung anong laman itong home wallet ko. Ayan. So home wallet na siya guys. Yung tipong yung wallet na ito that stays at home. So ayan. So this is my on the go Philippine wallet, and this is my on the go international wallet. So I'm going to start what's inside with this on the go Philippine wallet first. So usually ito yung mga laman niya guys. So wait lang, takpan ko lang. Ayan. So basically ito yung mga most used cards na dinadala ko every time where I go somewhere. So ayan. So here guys, ayan. So I'm going to start dito sa sa compartment na to. So usually I have this police ID. So ayun, Manila police ID. If you are curious guys kung kung saan place ako, I'm from from other city, tapos from itong police ID na to is from Manila pa. Kasi usually tinanong ko naman kung pwedeng taga-ibang city ako na pwede ako mag-apply nito. So basically it's yes. Whether kung hindi available yung yung do sa certain city na hindi sila nag-issue ng police ID card. So basically pwede ka naman din pumunta sa halimbawa kung malapit ka sa Manila, pwede ka doon. Kung malapit ka doon sa Quezon City, ayun doon. So ayun, this is my police ID guys. Valid siya for 6 months only. Kasi ang purpose ko dito is for my local requirement, pero usually ginagamit ko rin siya for my identification. So it's consider it like a valid ID. So yun. Tapos ayun guys, yan. And then next naman is dito naman. So I usually have my SM Advantage card. Since we are young, na nakikita natin yung mga parents natin na they were using this SM Advantage card, and right now I usually have my own SM Advantage card to take advantage of those points. Ayan. So ayan guys, this is my SM Advantage card.
Tapos, next naman is my, wait lang, tatakpan ko lang. So, ayan. This is my, Metro Rewards card. So, it basically, earns points na, ano, na, kasi usually, I always went to, ano eh, to Alabang Town Center. Tapos, ayun yung mga Metro Department Store, Metro Supermarket. So, ayun. I have this Metro Rewards. Pero, usually, meron din to, meron din tong Metro, malls dun sa, ano, sa Taguig, dun sa Market. If I'm not mistaken, pero usually, I rarely go there. So, ayun. So, this is my Metro Rewards card. It's basically like SM Advantage card. Pero usually, ang SM Advantage card kasi, ayun, usually, pwedeng, ano, aside from mga SM Supermarket, SM Hypermarket, SM Stores, usually, pwede rin siya sa mga Watsons, Ace Hardware, Uniqlo, tapos Forever 21. I'm planning to have ayun yung mga cards na meron sila, which is yung Watsons, yung Ace Hardware, Forever 21. Unfortunately, marirealize mo na ano na those cards na ano, hindi mo siya talaga magagamit kasi mas maganda pa rin na iisang card na lang yung maano mo na meron ka para iisang points na mababagsak dito. So, ayan. So, yun lang naman guys. Yun lang naman yung suggestion ko. Pero, for you guys, kung gusto nyo ano, magkaroon ng hiwalay-hiwalay na ano na cards, so, it's up to you lang naman. So, next, lastly, I have here my, wait a moment, I just, tatakpan ko na lang sa SM Advantage card ko. Ayan. So, this is my RCBC Bank card, Flex Visa. So, usually, this is a credit card from RCBC. And I usually use it a lot. Kasi, usually, ano naman din to, actually, mababa lang naman din tong, ano, yung credit limit na to. Pero, usually, the reason why I want this kind of card na, ano, maliit lang yung credit limit. Kasi, para, syempre, ipapractice ko muna yung sarili ko to discipline by using this credit card. And usually, mas maganda sana kung halimbawa, kung credit card beginner kayo, usually, magsimula muna kayo sa mga classic cards. Kumbaga, that's the best for credit card beginners na ano, usually na ini-issue mo na. Kasi syempre, hindi mo na tayo mag-upgrade mo na from classic to platinum, titanium, world, infinite something. So ayun. Pero usually ang ano nito, ang maganda rin kasi tong ano, yung credit card na to, it usually pag halimbawa, pag yung ano, nako-convert siya sa, kasi only ano naman din siya, only installment din siya guys. So ayun. Usually, hindi naman kasi ako masyadong teki na ano, pero siguro, I'll do my best kapag ano, sa susunod na vlog ko. So, ayan. And then, next here is, actually, wala na dito yung ano. So, I'll proceed this compartment. Wait lang. So, basically, I have here with my, wait lang, tatapan ko ulit, guys. I have here with my East-West payroll or savings account. Usually, maganda kasi nito guys, maganda kasi yung performance ng ano guys, yung UITF nila. Usually, may plano kasi akong gumawa ng vlog regarding about sa mga UITFs nila. Kaso, parang wala lang din akong time. Ewan ko kung bakit, pero I just find myself na mahirap siyang i-explain. So, bale, ano, siguro kung meron sa mga ibang vlog, kung meron silang, ano, talks about UITF sa East West Bank, so, siguro I suggest to
I suggest to sorry, I suggest to watch those. So usually ayan, this is my East West savings or payroll account. So ayan. It usually guys, wait lang, papakita ko rin to sa inyo yung ulit yung ano, yung RCBC bank card Flex Visa. Ayan. So as you may notice guys, ayan. Both of them are Visa. And never kasi ako kumukuha ng MasterCard maliban na lang doon sa isang ano, sa BPI credit card ko. You may be guys wondering kung nasaan yung BPI credit card ko. So I'm going to reveal that later, tsaka yung postal ID ko. Usually hindi talaga ako kumukuha ng MasterCard. Why? I have a bad experience of using a MasterCard. Pero don't come after me guys ha. Kung wala naman kayong bad experience with MasterCard, then go for it na lang. Pero for me, I would always choose Visa talaga. Kasi, ito kasi yung story nito. Nung time na napunta kami ng ano, ng sa Bangkok, Thailand, yun, yung mga, may mga shopping-shopping dun. Tapos, ano, nung time na ano, nagpunta kami doon sa floating market, yung siya mga 3 hours yung biyahe noon. Para talaga siyang probinsya na ano talaga, yung parang province talaga na ano, like ayun, yung mga ganun. Tapos noon doon sa floating market na yon, merong isang ATM doon. Tapos ito yung sa club nito, yung cards ng ATM cards ng friend ko, which is MasterCard lahat, hindi kinain yung mga ATM cards niya. Yun yung sa club nun. Usually parang kumbaga parang sa akin muna siya nakadepend kasi ano eh, tawag dito, yun nga, para nakakatrauma yung mga experience ko of use sa dun sa friend ko na ano, sa paggamit ng mga MasterCard. So ever since then hindi na talaga kumukuha ng ano ng MasterCard. So I would always choose Visa talaga. Pero again guys ha, don't come after me. Kung meron kayong maganda experience with MasterCard, wala kayong issue or something, then go ahead lang. So ayun. So anyways guys, ayun. Wala nang ano dito. So I have this compartment. Ano to? So this is my Mercury Drug Suki card. So ayun. Actually, it's already old na. So I think it's like 8 years something sa ayun kasi nabura na yung ano eh. Yan. So ano, ayun. Wala nang ano nito. Oh, so I have here my vaccine card. But usually ano guys ha, dalhin niyo parati yung vaccine card ko, whether physical card or sa phone ninyo. Kasi usually, syempre, mandatory na rin yun eh. And then, it usually gives benefits like, ano, binibigyan tayo ng discounts na once na mag-order tayo sa ano. Like yung sa ano, nung nag-order ako sa Vaxilog, alam niyo naman siguro yung ano, no, Ate Rica's Vaxilog, yun talagang favorite ko guys. So basically usually yun talaga yung pinaka favorite kong fast food na ano kasi masarap talaga yung cheese sauce doon. So ano, noong time na nag-order ako doon, ayun nga, binigyan ako ng discount, tas ayun. So if I were you guys, magpa-vaccine na kayo para ano, hindi lang basta yung ano makakuha kayo ng mga benefits and discounts. It usually gives you ano talaga, protection from COVID. So, ayan. So, ito na yung laman ng ano ko, ng money ko. 20 lang. Pero usually guys, I really don't, ano talaga, I really don't like na, ano, na humawak na cash. Kasi we don't even know kung, ano, kung sila ba may, ano, may COVID. Pero hindi natin na i-judge sila, i-judge natin sila guys ha. Pero for me, for a safe the ano, convenience. So more on sa cards ako gumagamit, which is yung RCBC bank
card, credit card ko, tsaka yung eSwiss, ano ko, debit card ko. So, ayun, wala nang laman. Buti nga wala akong receipts ng mga resibo nilalagay nito eh. Why? Kasi, usually kapag ano, kapag naglalagay ka ng receipts dito sa ano sa wallet na to, ang mangyayari nito, magiging in and out yung pera mo. Magiging labas-masok yung ano yung pera ninyo hanggang sa ano hindi niyo namalay na ano na nagagastan niyo nang basta-basta. So, yun yung ano guys, yung parang ano, yung kasi narinig ko yun sa iba eh, pero hindi ko alam kung kanino. Pero yun yung ano, may sabihan daw na ano, yung ganun. Pero not unless guys, if you have any ano, kung magpapare-inverse kayo or warranty, then okay lang naman din. As long as yung receipt na yun, na hindi talaga siya maano. So, ano, I suggest na ano, na to put it away para ayun, hindi magiging labas-masok yung money niyo. So, this is, that's it guys. Ito, yun lang yung mga laman ng ano ko, Philippine wallet ko. So, you may be wondering guys, kung nasan yung BPI credit card tsaka yung postal ID ko. So, andito siya guys sa ano ko, sa phone ko. Dito sa MagSafe wallet ba yun? Ayun. So, andito siya guys. Dito ko siya nila guys. So, ayun, nag-charge siya. So, this is my iPhone 12 Pro. And I'm not planning to upgrade to iPhone 13 na. Kasi okay na talaga ako dito sa ano ko eh. And then maganda kasi yung kulay nito, color blue. And kanina guys no nung ano, napansin niyo siguro kanina na yung sa mga main compartments ko dito, lahat kulay blue, di ba? Ang gilid ko sa mga kulay blue. So ayun. So ayun siya guys. So this is ito talaga yung ano ko. So, I'm going to take it out. So, wait lang. Paano ba ito? Ayan. So, sorry guys. So, itatakpan ko na lang ulit guys kung ano. So, this is my BPI credit card. Pero usually, I rarely use this guys. Kasi, usually malaki kasi yung credit limit nito. Kaya, ano, bira ko lang siya nagagamit. Ang maganda kasi sa ano sa RCBC mababa lang. Ito kasi malaki-laki kaya natatakot din ako kung ano yung magagasta ko. Pero usually gamitin niyo lang din na gamitin guys na ano like yung mga small purchases. Pero maliban na lang guys na ano na kung may mga big purchases kayo na ano magaganap. So ayun. Pero for me guys ano lang siya. For ano lang naman din itong credit card ko it's like a just in case of emergency lang. So, ayan. So, ayan. Dito ko lang din nilalagay, guys, sa ano. So, tinanggal ko rin yung ano. So, ito kasi yung postal ID ko. So, ayan. So, basically, ito talaga yung pinaka on the go ko sa ano, sa dalawang cards ko dito sa ano na to, sa phone na to. So, ayan. And then, let's proceed, guys, to my international wallet. So, ayan. So, ang laman ng international wallet ko nito ay ito. Ayan. So, basically guys, I'm studying in Hawaii and ayun. So, first day guys, this is my University of Hawaii at Manoa one card. So, ito yung ID nila. Usually, guys, I'm still here in the Philippines. Pero yung ID ko neto, dinilever dito sa, ano, sa Pinas. Tsaka yung dito sa Hawaii Pacific University. Apparently, guys, dalawa kasi yung Pinas ako dun sa, ano, eh. Dalawang university kasi ng Hawaii, dun sa Hawaii na Pinas ako. So, yun, yung, ano, University of Hawaii tsaka Hawaii Pacific University. So, I'm going to check it out kung anong-ano niya. So, ito siya. Tadang! So, ayan. This is my school ID sa University of Hawaii. So, it's green na green siya. It's green card. Green card? So, ayan. Ito yung school ID ko sa ano, University of Hawaii. Tapos, ito yung likod niya. It's basically a prepaid card.
pre-record din siya. Yun, kumbaga. And then, ayun, ito yung laman ng ano ko. So, let's proceed here naman. Tapos, tatakpan ko na lang yung ano. Ayan. Ito guys, ito yung ID ko sa Hawaii Pacific University. Pero hindi di ako doon nag-aaral. So, ayun. Tapos, ayun. Yun nga lang, puro plain nga lang siya guys. Kasi, ayun, tingnan nyo. Ganyan lang siya. Tapos, yung ano niya. Wait lang. Tatakpan ko din yung ano. Ayan guys, oh. Ganyan lang siya. Plain lang talaga siya. Unlike dito na... Ang ganda ng ano ng design ng ID nito. It's color green talaga, ang ganda talaga. Tapos yung ano niya, yung likod niya, parang ganito lang. Pero usually na satisfied naman din ako kasi I have two IDs from Hawaii na. And then next naman I have here with my Starbucks card. But usually I never really went to Starbucks a lot. Pero usually yung design niya, oh, tingnan mo, parang ano talaga, parang it's like a parang contemporary ano something. Ayan. So this is my Starbucks card. Pero usually hindi ko naman talaga din ginagamit because I never went to Starbucks a lot. So I have here with my ING Visa debit card. So ayan siya. Hindi ko lang papakita yung likod guys para ano. So basically this card, ito talaga yung ano yung ginagamit ko internationally. Kumbaga international banking and remittance purposes. So yun. Tapos ayun, ito yung ano ko, yung laman. Tapos let's proceed here sa compartment na to. I usually have here with my wait, tatapan ko na lang din. Yeah, I have here with my PNB MasterCard debit. So kasi ano kasi guys, may PNB remittance office din kasi doon sa ano sa Hawaii din, kaya usually kumuha din ako ng account dito sa PNB. Pero usually wala siyang maintaining balance guys, ha. If you watch my video kung paano kumuha ng ano na PNB account, so ayun, it's one of my contents here. Pero usually parang wala na kasi yun, kasi hanggang March 2022 lang yung ano yung promo na yun, kasi nakaano lang kasi ako sa promo nila na wala maintaining balance ganito ganyan. Pero hindi porket na wala siya maintaining balance guys, ha, doesn't mean na hindi mo na siya gagamitin o hindi mo na siya lalagyan ng ano ng funds dito sa account na to. So basically ano, kinakailangan yung maglagay ng funds para at least kahit papaano maiwasan natin na ano na ma-close yung account natin dito sa PNB. So ayun. So ayun guys, wala lang naman. So what's this? Oh, I have here na ano, nung time na nagka-minesos yung friend ko, binigyan niya ako ng ano ng healing prayer card. So ayun, I love receiving gifts like this. So usually yung mga rosary, yan, gustong-gusto ko yung mga ganyan. I really love it. So ayan. Actually ano, wala yung mga laman yung dito sa ano, pero I have ano dollar bills naman din, pero nandun kasi sa isang wallet ko. So I forgot to put here sa ano, pero ayun, some other time na lang. So yun lang naman yung laman ng international wallet ko. And then lastly, I'm going to make a bonus video. So here is my home wallet. So ito siya guys. Ito yung home wallet ko. So basically I have here with my BPI cards, tapos beep card, tapos yung Family Mart tapos I have here with my GCash. Itong ano yung debit card ko sa BPI, I really don't use it talaga. So I just put it here lang. Usually I have my savings account with them lang, pero ang purpose ko lang doon is to pay my credit card bills. Ayun. Yun yung Blue MasterCard ko, so ayun. I really don't use it as much, pero usually ano. Tapos ang maintaining balance nito is
3,000. Pero usually nag-iwan lang ako ng at least 5,000. Para at least kahit papaano, hindi man ako maging active sa ano sa BPI. Pero ano, mag-earn siya ng interest kada buwan. So usually magiging active pa rin yung account mo para ano, yun, nag-earn siya ng interest buwan-buwan. So anyways, I have here with my BPI prepaid card. So usually ito talaga ginagamit ko pag ano, pag magpa-purchase online. So ayun. Tapos I have here with my BPI e-credit ayan. So credit card din siya, guys, pero usually it ang purpose lang nito. So I'm going to check it out muna. Tapos tatakpan ko rin yung mga details na meron dito. Ayan. So this is my BPI e-credit na naka-link din siya dito sa ano ko, sa BPI credit card ko. Yung sa Blue Mastercard. So ayan. Usually ano, ito din ginagamit ko pag magpa-purchase din ako online. So ayan. So yan. Tapos ayan, yun yung ano ko dito, BPI debit card, yung prepaid card ko, GCash card, ano, debit Mastercard. Tapos yung ano, Family Mart na card ko, VIP card. So you may be wondering, guys, na ano, bakit ganito yung mga ano ko. All of these cards are made from Ayala Corporation. So nung sinearch ko yun sa internet, usually ang BPI, GCash, tapos yung Family Mart, yung VIP card, usually from Ayala Corporation siya, guys. So ganito talaga yung arrangement ko. Okay? So ayan. Dito naman tayo sa compartment na to. So I have here with my ano to, the coffee bean and tea leaf. Pero usually I don't use it anymore na. Kasi like I said na, hindi naman talaga akong coffee-holic. So ayun. Kaya dun sa Starbucks, hindi talaga masyado nag-ano din eh. Next naman here is with my TJ Media certificate card. So usually ang paggamit nito is for ano, pag mag-update ako ng mga new songs do sa TJ Media player ko. Ang karaoke player ko sa TJ Media is Maestro. So usually ito talaga yung ginagamit ko pag ano, pag mag-update ako ng mga kanta. Actually monthly naman din siya, monthly new songs update. So ayun siya. Ito yung ano ko pag ginagamit ko yung ano. Tapos I highly suggest na ano na magano kayo ng mga TJ Media play karaoke players nila, kasi ang ganda talaga ng ano nila, ng sound ng mga ano nila, music. Ayan, ang ganda talaga ng ano nila. Para kumbaga totoo talaga yung instruments yung tinutugtog nila. So ayan. Tapos I have here with my expired na Elite card. Pero usually, ano, naparin nyo ko na yung Elite card ko. Pero usually, ano lang siya. Yung parang, isa-search na lang nila yung pangalan ko sa, ano, sa skin. Usually, sa skin, na ano pa ako. Sa skin station siya, guys, actually. So, ayun. Tapos, I have here with my, click button. Click ba yung ano? So, ayan. Pero usually, hindi ko rin ito ginagamit kasi usually, yung phone ko yung ginagamit ko eh. So, ayan. Tapos, next naman, wala namang compartment dito. So, I'll proceed here na. So, I'm just going to take it out. Lahat. So, ayan. Tapos, grabe, ang cute ko dito. Ito yung grad pick ko nung kindergarten pa ako. Tapos, I have here with my family wellness card kapag magpapamassage. Pero usually, hindi naman talaga nagpapamassage. I have here with my Otterbox card. VIP card. So, ayan. Yun yung mga cases na ano. Pero usually, ano eh. Ako din na, ano ko na siya, na puno ko na rin to eh. Para may discount forever na talaga ako. Tapos, I have here with my PhilHealth ID. Usually, ang pagkuha dito sa PhilHealth ID, guys, ang requirements nito is yung
barangay certificate nyo, or at saka yung birth certificate nyo. Yan. Para sa ano nyo, sa local employment, so yun, ganun. Next naman here is, I have here with my, I have here with my barangay ID. So, yun. Tapos, I have here with my, wait lang, tatakpan ko na lang. Yan. My TIN ID. Tapos, I have here with my, ano, with my Quantum, Time Zone, tsaka yung Tom's World. Dati rin kasi, mahilig din talaga akong mag-arcade. Eh. Kapag gusto ko mag, ano, magpa, ano, relieve ng stress. Like from, ano, school works gate, ganyan. So, yan. And lastly, I have here with my East-West prepaid card. So, usually gagamitin ko na lang din siya kapag, ano, kapag mag-travel ako ng abroad. Kasi usually visa din kasi siya eh. So, usually, as I like I said kanina, hindi na ako kumukuha ng MasterCard. So, more on visa lang talaga ako. Para mas maano talaga. Kasi parang ano eh, parang mahirap na ano kapag ganun yung mga trauma experience niyo with MasterCard. Pero usually kapag wala kayong ano, problema sa MasterCard, then go for it. So, ayun lang naman guys. Yun lang naman yung laman ng mga wallets ko. So, before we end this video, may gusto sana akong ipa-shout out. So, kay Unseenfo, wait lang. Lalakasan ko yung break. Ayan. Kay Unseenfo, wait lang. Unseenfo, wait lang. Ayan. So, ayan, shout out kay Unseenfo. Screenshot lang siya guys ha, para ano, kung sakaling hindi nyo makita. So, ayan guys, shout out sa kanya. At kung gusto nyo pa shout out guys, ayan, just comment below na lang. Or if ever kung naka-final, or ano, if ever, i-ano nyo na ako, i-follow nyo ako sa Instagram, para, tapos i-send nyo sa akin yung picture na kung gusto nyo pa, ano, pa shout out, ayan. So, ayun lang naman guys, that's it for the day, and sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. I know na mahaba siya guys, pero usually in-explain ko kasi yung mga laman ng wallets ko. So, ayun. Thank you guys for watching, and please do subscribe to my YouTube channel for more updates, and please click the notification ring bell button as well, and please do follow my social media accounts on Instagram, Twitter, Laika, and TikTok at RayRaynatics. So, you have more question guys, just comment below na lang. Or, if ever kung may, kung gusto nyong i-suggest kung ano yung gusto nyong vlog ko sa susunod. Huwag naman yung mga daring, ano, something, ha. Yung mga, ano lang, normal vlog lang. So, yun. Just comment below na lang. So, yeah. Thank you guys for watching, and see you next time. Bye-bye.